This is our finished product. Welcome back to my channel, and this is Melissa again. And my video for today is all about banana. Ayan, meron tayong banana dito. So, gagawa ko ng banana cream. And then, since nagagawa ko ng banana cream, yung balat niya, gagawin ko rin siyang patty. Kasi, yun yung parang nag-viral ngayon, di ba? Yung ano, patty burger, yung banana, yung balat ng banana. So, itry ko siya. So, yung unang gagawin natin is ilaga muna natin yung ating banana. So, guys, while na nilalaga natin yung ating saging, so, ipiprepare naman natin yung ating mga ingredients para sa banana cream at saka sa ating banana peel patty. So, sa banana cream, mayroon lang tayo ito, gata. So, 500 ml na gata ang ninalo ko. And then, ito, yung condensed milk. Yan lang yung nahahalo ko sa aking banana cream. Ito, mga ano lang ito, half can. Half can lang siya. And then, sa atin namang banana peel patty, so, meron tayong sibuyas. And then, dalawang pirasong bawang. And then, onions. You know, spring onion, green onions, or sibuyas daunan. Okay. So, yun. And then, ang ating black pepper powder. And then, ito. So, ating harina. Third class or all-purpose flour. Pwede. So, plain flour. Ito. One cup. So, i-prepare natin para mamaya dire-diretso na tayo sa ating gagawin. Okay? So guys, naluto na yung ating banana. So, nabalatan na natin siya. Nahiwalay na natin yung ating balat. Ayan, ito yung ating balat. So, i-cut na lang natin. I-slice natin yung balat maliliit. Mamaya. So, ito yung ating napakagandang banana. So, unahin ko, isasalang ko lang yung banana cream ko. Tapos, saka ko siya i-prepare ito para pampalit ko. Para pag tapos kung magluto, magawa ng patty, baka gugutumin ako, so may kakainin ako. Yan, diba? Siyempre, diba? May pang-snack tayo. So, okay. Gawin muna natin yung ating banana cream. And ituloy natin yung ating banana peel patty. So, guys, haluin lang yung ano, itong coconut milk at saka yung condensed milk. So, ito yung ating condensed milk. Nayalo ko na siya. So, hindi kasi ako masyadong ano sa matamis eh. Kaya hindi na ako nag-a-add ng sugar. Pero ikaw pag mahilig ka, siyempre matamis na rin yung saging eh. Kaya ano lang, konti lang yung tamis na ilalagay ko sa cream. Tama na. Kasi hindi maganda pag masyadong matamis. So i-on na natin yung ating apoy. Ayan. So pag kulo guys, ilagay na natin yung ating banana. So okay. Huwain naman natin guys yung ating banana. Ayan. So, kailangan maliliit siya. Guys, na ating ayan, so ilagay na natin yung banana. So hindi na masyadong matagal to kasi luto na yung ating banana. So I got 6 banana. Pero kailangan pala natin lagyan ng butter, guys. Kalimutan kong sabihin kanina, tinaktikman ko muna. Medyo matabang siya. Okay lang kasi. Ako lang ako kain pag ayaw naman sa. So, mga 5 minutes na siguro guys. Mag-absorb naman ng konti sa saging siya. So, lagyan lang natin ng napaka-konting, mga 1 teaspoon na, ano, ayan, cornstarch para umapot siya ng
konti. Ayan. So, ang daming sabaw ng ating cream. So, yan ang masarap talaga. Ang sabaw. And then, huwag natin makalimutan yung ating butter. Ayan, konti na lang yung butter na natira ko. So, ubusin ko na siya. Ayan. Buti may butter pa ako. Ayan po, para talaga siya. Ayan. So, ating butter. So, lato na yung ating banana cream. Ganun lang kadali. Ating banana cream. So, mamaya lagyan nyo ng cheese. Kaya lang, wala akong cheese eh. Ang topping. So, mas masarap kung may cheese. Wala na kasing cheese dito. Ibang cheese na lang yung available. Kaya, ang cheese, tignan ko muna. Okay na siya. So, okay na siya. Okay na yung ating banana cream. So, ituloy natin yung ating banana peel patty. Ating balat ng ating saging. Natapos na natin may slice. So, ito na rin yung ating onions, garlic, sibuyas dahunan, at saka bell pepper. Kaunti lang yung bell pepper ko eh. So, before natin siya paghahaluin, guys, kasi medyo mapait ba, diba, yung, ano, yung balat ng saging. So, pigain muna natin siya sa konting asin. So, lagyan muna natin yung kaunting asin. Konting-konti lang. Pwede na natin ng konti. Masyadong konti lang. Ayan. So, pigain muna natin sa asin, guys. Then, saka natin sila pagpaghahaluin. Titimplahin natin siya. So, okay. So, dito na rin natin ilalagay, guys. So, ito na haluin na naman natin sila mamaya. Ayan. Ito na natin siya ilagay. So, ganyan-ganyan lang, guys. Ayan. Okay guys, i-mix na natin yung ating patty. Syempre, i-mix-mix lang naman yun. So, ito yung ating banana. Ihiwalayin natin sa tikit-tikit. Tikit-tikit kasi ito na naman natin. So, syempre, i-add lang natin yung ating paghaluin na lang natin lahat. So guys, ilagay na natin yung ating flour. So, yung ibang recipe nito guys, mayroon siyang ilalagay na itlog. Pero hindi ako maglalagay ng itlog kasi gusto ko siya crispy. So, pag nilalagyan mo ng itlog, mag-ano siya eh. Pag niluluto mo, malambot siya. So, add natin yung konting black pepper. Then, oyster sauce na lang guys, yung ating ititimpla. Mga 2 teaspoon. Oops. So, ito lang yung ititimpla ko, oyster sauce. So, ayan, kamayin ko na lang. Kasi medyo mas maganda pag kamay. So guys, hindi naubos yung isang cup ko. Yan, may natira pa. So half cup lang ang sakto niya. Sa limang saging. Ayan. So parang double. So yung iba naglalagay ng itlog. Pero ako, ayaw kong lagyan ng itlog. Kasi gusto ko crispy siya mamaya pag iniluluto ko siya. Pwede niyong tikman guys kung
Okay na ba yung timpla? Okay naman. So, wala na akong ibang ilalagay. Kung gusto niyo guys, masarap. Mas masarap yung pati niya. Ayan ang bahala magkano. Sarili niyang timpla. Yan, parang minamasa ko lang siya. Para mahalo siya ng mabuti. Parang ang bango. Ang bango niya. Ting saktak ta tama na siya para gawin ni ano natin siya i-form. So guys, i-form lang natin ng ano, yung patty natin yan. Walang tayo ng so i-form lang natin siya kasi parang nahalo na natin lahat eh. So yung iba, hindi ko muna lulutuin, ilagay ko lang siya sa rep. So i-form natin as patty. Ayan na yung ating patty. Wow! Ayan. So, para siyang pork. Para siyang pork. Ayan. So, i-form lang natin. Tapos na yung ating patty. Ayan na siya. So, magluto na ako ng apat. Para ma-try natin. Tapos yung iba, apat. Kasi nakagawa ako ng walong piraso. 1, 2, 3, 4. So, hindi naman namin mauubos. Maglulutuin ko lahat. So, magluto lang ako ng apat. Tapos, para i-try natin. So, kung perfect yung ating pagkagawa. So, guys. So, guys, ang ating banana cream, luto na. Luto na yun kanina. So, mamaya, sabay-sabay na lang natin siyang i-try. Okay. Guys, para ita-equip natin sa fridge yung ating ibang patty. Lagay lang natin sa ito, cling wrap. Ayan. Ito yung cling wrap. Para hindi siya mag-dikit-dikit. Ayan. Itong patty. So, itago natin itong iba. Yung iba nalutuin natin. Ayan. So, ito guys, yung ating itatago muna natin sa ref. So, kung kailan natin gusto lutuin, anytime. Sobrang hot na yung ating oil. So, ilalagay na natin yung ating patty. Ayan. So, manipis na yan para mabilis manipis lang yung pagkaano ko flat. Pina-flat ko siya ng mabuti para crispy talaga. Ah, bango ah. Bango niya. So guys, tapos na tayo sa ating ginawa for today sa banana. So ito na yung ating banana cream. So nilagyan ko lang siya ng nuts. Dapat yung ilalagay is cheese, di ba? So nilagyan ko siyang nuts. Ayan. So it's time to try. So ito, try natin na yan. Ito naman yung ating patty. So unahin natin yung patty. Ay, hindi siya masyadong crispy. Lambot pa rin siya kahit walang itlog. So, meron tayong sawsawang ketchup because I love ketchup. So, sarap siguro pag, ano eh, yung sweet and spicy. Crispy pa rin siya. Parang mga gulay lang. The first time kong magluto nito eh. Masarap. Parang mga gulay lang siya. Hindi naman
hindi mo malasahan yung banana. So, parang masarap siya. Parang mga gulay lang na ano, pinaghalo-halo na pati. So, ito naman yung banana cream. Siyempre, kain pa rin tayo. Banana cream, masarap talaga to. Sarap din siya, hindi siya masyadong matamis. Yung saging matamis. Yung cream hindi masyadong matamis. So guys, ito yung ating niloto ko. Pareho siyang masarap. So guys, huwag niyong itapon yung kung nagluluto kayo ng banana, huwag niyong itapon yung balat kasi mapapakinabangan siya. Saka, banana guys is rich in potassium, di ba? So ang balat naman niya ay mayroon din siyang karagdagan ng potassium and fiber. So sayang pag itatapon natin yung balat kasi pag bumibili tayo ng saging kasama yung balat, binabayaran natin eh. So mas maganda siya gawin natin siyang ganito kasi masarap na siya, maganda pa siya sa katawan. So guys, yan lang ang ating ma-share for today. And sana hindi niyo hindi pa nag-subscribe sa aking channel, huwag nang kalimutan mag-subscribe. Nandiyan lang sa baba, pa-click lang yung bell button or yung icon ko diyan, lumitaw diyan sa aking screen. So pwede niyo pindutin and subscribe to my channel. Pakihit na rin sa bell para maging updated ka sa ating mga video na i-upload. So guys, thank you for watching and God bless you all. Mag-ingat kayong lahat diyan and see you on my next video. Thank you. Bye-bye.